Isyon. Isyon, mga master. Isyon. Marami mga dalag mga master o. Mama, kita sa kubong ka? Magandang araw mga master. Eto, magfi-fishing adventure na naman po tayo. So, ang fishing adventure po natin ay dito lang po malapit sa proper or mismong sa proper lang po ng Puerto Princesa. Ito po ay nasa likod lang po ng bahay namin, yung dati ko pong spot. So, susubukan ko ulit kung ano po yung mga isdang pwedeng kumagat o mag-strike po dito. Tara mga master! Sa oras po nito mga master, mababaw po yung spot na pinag-fishingan ko. Hindi siya tulad ng dati na malalim po talaga. Pare talaga nga dito. Ang mga isda dito dati mga master ay tilapia, pangus, bulan-bulan, bed-bed, tsaka yung salungsong or apaha po mga master. Pumapasok po yan dito. Ito po ay lumang fish pan po namin. Ang namamahala po dito ay aking kuya. Noong iniwan na po ito sa amin ng aming tatay. Yung kuya ko na po yung namahala itong fish pan. So mga master, magpapalit po tayo ng lure. So yung unang lure ko po, ito'y sinking lure. At papalitan po natin ng floating pencil. Kadahilanan na rin na mababaw po yung spot natin. So kaya floating pencil yung naisip kong magandang gamitin dito. Ulit tayo ng lor. Ito. Isyon. Isyon mga master. So nakaisa na po tayo mga master. Dakyo.
fish on, laking dalag. Dalilaw ba yan na doon? Nagkita. Nagdob sa dalag. Dalakang baldi, bilis. Takda. Laki oh, mga master oh. Laking dalag. Floating pencil yung nakahuli. Huh. Yan oh. Huh? Laki mga master. So yan mga master. Dito ako sa dating spot, malapit sa bahay namin. So yan, ito yung nakahuli. Yan, nakahuli. Ito yung pencil. Nalangay pa siya. So yan mga master, ito yung spot namin. So ito, short fishing lang po kami. Kasama ko si Masi, ayan yung bata. May daladala na siyang ano, daladala siyang baldi. Kasi kanina nakahuli kami. So nakahuli kami ng isa malaki-laki na ano yun, na dalag. So tutry namin dun sa unahan. Tingnan namin kung malalim-lalim, kasi dito mababaw pero maraming dalag nga dito. So ito, yan daanan, dating fish pond po ito. Actually yung fish pond po namin to, dati ang nakaano dito mga tilapia, bangus, tsaka yung salungsong, yung tinatawag nila kapahap. So ngayon talagang natuyuan na siya. So try namin dito sa unahan. So mga master, update na lang mamaya. Ayun. So narito na po kami sa may dulo po ng fish pond. Susubukan namin po dito kung ano naman po yung mag-strike. Sinibad. Bulan-bulan yung nagsibad. So karaniwan nga po nag-strike dito mga master ay yung bulan-bulan or tinatawag pong tarpon. Ano mga master? Dito sa may ilalim ng ano, bakawan. Diyan, diyan. Ito, nasa dulo na po kami ng fish pond. So mapansin po natin napakatuyo na rin po ng area dito. So mababaw na mababaw na. Kaya iniisip ko wala na rin po talagang isda dito. Nandito mga master, talaga na ano na dito. Nasira na. Talaga nasira na siya dito. Wala na siya. Balik na. Nasira na dito. Wala na yan ditong isda. Ayan mga master, dito kami sa ilalim ng bakawan.
wala kaming nahuli dito. Ito kasi dito kulay green eh. Ulan dito kung may kaagatan dito. Kasi okay mga master, binalikan natin po yung ating ano spot kahapon, no? Ngayong ngayong araw, malalim yung tubig. Ayan. So, lumalim po siya. So, try natin. Kapot para yan yan dito. Para ay tawag nito. Mga master, oh. Isda. Master, may talag. Ano no? May talag. May talag. Sinong kabad niya sana kanina? So, ang gamit natin mga master ay UL. Tapos hindi na ako nag-leader line mga master. Diretso na ng ano. Sumabit pa. Kasar. Itong problema pag sa ano eh, sa UL bumubuhol siya. Yung dulo. Ito yung karaniwan na problema. Pag bumuhol na yung dulo, wala na. So, ang gamit pa rin po natin mga master na lure ay yung floating pencil. Chorinoya po ito mga master. Thank you.
Nakagat. Ini-strike ko ng isda. So hindi niya lang pumasakmal-sakmal. Hindi niya nakagat. Yun. Oras na. Kain nila. Fish on. Isaan ka ngayon. Dalawa. Dalawa ng mga master. Lala. Thank you.
Yun. Yun mga master, ayun o. Etong sa part na ito mga master, ito yung aking kamalian. Ito yung dahil sa aking kababayan. So, na-aksidente po ako dito sa nangyari sa akin. Mga master, dali na tayo. Pagsukat ko po dito sa isda na ito, ay biglang gumalaw po yung isda. Aksidente pong tumama po yung kuwil sa aking kamay. Laki din, ho? Pare. Biglang pumalag po yung isda, mga master. At ito'y tumama sa aking kamay. Pagbalag ng isda. So, nandun po yung lure. Nakakabit po sa kanya. So, talagang bumaon po yung hook. Yung treble hook po sa aking daliri. Kaya ang ginawa ko po, agad-agad kong hinawakan yung lure sa isda. Para hindi po bumaon ng bumaon. Kaya mga master, tayo po'y laging mag-iingat. Lalo-lalo na sa ating pagpipishing. Huwag basta-basta nga hawakan yung isda pag nauli na natin. Nandoon pa yung treble hook or yung kawil na nakakabit pa sa kanya. Huwag po tayong maging pabaya sa ating kaligtasan. Ang ginawa ko dito mga master, ay talagang kinapitan ko po talaga yung lure. Nang sa ganun, kahit pumalag po yung isda, ay hindi masyadong masakit. Pero sa oras na ito mga master, manhid na yung aking daliri. Naramdaman ko na lang mga master, yung sakit ay pagkalipas ng ilang minuto. So mga master, ang treble hook dito ay itinagos ko na lang sa kabilang palat ng aking daliri. Para hindi ko na maramdaman yung sobrang sakit mga master. Nako. Sabitan ako. Basta hinihintay ko na lang na pumalag yung isda. Man sa ganun, matanggal yung treble hook sa kanya. Yung natanggal ko na mga master, agarang ko itong sinabon at hinugasan ng maigi yung aking sugat mga master. At syempre kinakailangan ko rin magpa-inject ng anti-tetanus mga master. Kaya po mga master, lagi po tayong mag-iingat. So mga master, ito, katatapos na ng fishing adventure po natin. So umuulan na rin, so tigil na sa pag-fishing. So nakatatlo rin po tayo ng dalag dito po sa likod ng bahay, no? Sa lumang tulay. So yun mga master, ayan yung spot. And then ito po yung ano, ito po yung huli na una. Tapos yun yung pangalawa, yan. Tapos yun yung pangatlo.